Let's balance the sheet! Study now, pay ETM later. Alam ninyo, ang kakulangan nito ay nare-reflect sa kakulangan ng bulsa nyo. Ibig ko lang sabihin, kung walang laman ang iyong utak ng mahalagang informasyon na magagamit o maibebenta mo sa ibang tao, yung bulsa mo, sigurado ko na wala ring sapat na halaga para sa mga gusto mong gawin. Yan po yung kwento ng buhay ko nung ako po ay wala pa ho sa taxation. Kahit anong galing ko sa generally accepted accounting principles, scholar ho ako ng pamantasan ng lungsod ng Maynila eh. Kahit anong galing ko sa generally accepted accounting principles o sa generally accepted auditing standards, wala hong value. Bakit? Walang value dun sa tao yung GAAP, generally accepted accounting principles, at yung GAAS, generally accepted auditing standards. So kung walang value dun sa tao, yung aking alam, eh di wala akong value, hindi ko maibebenta ang sarili ko. Diba? Na yan ay na-realize ko na ano ba ang valuable sa mga taxpayers? Ano ba ang valuable sa mga businessmen? Na-realize ko early in my career, 30 years ago, importante pala ang tax o taxation. Ang problema, walang school, walang university, at walang college na nagtuturo ng tax accounting, tax consulting. Ha? Kaya nga nagtayo ang Department of Finance ng Philippine Tax Academy. Dahil wala hong tao sa academic field ang mayroong specialization sa taxation. Dahil dyan, nagtayo naman ako ng Taxation Professional University na ang layunin ko ay magkaroon ng mga tinatawag kong tax specialista. Ang problema, ang siste, walang pera yung mga estudyante kasi walang trabaho eh. Diba yung mga CPA, naghihirap. Ang dami kong nakitang CPAs, nag-hardware na lang. Ang dami kong nakitang CPAs, pumunta sa ibang bansa para magtrabaho ng waiter, waitress, ayun, naging hotel attendants. Ang dami. Nag-ship ng course. Naaawa ako, ano. Pero sa totoo lang, ang laki ng hanap buhay sa taxation. Ako ho yung epekto ng pagbabago ko ng paradimo. So, meron ho akong study now, pay ETM later. Yung tinatawag kong SNPEL. Ano yon, Mr. Maestro? Study now, pay ETM later. May mga specialization po na kailangan po ng bawat taxpayer. Bawat isang taxpayer, may sakit yan eh. Ilagay na lang natin, yung taxpayer may sakit na sipon. Pupunta ba yan sa general medicine? Hindi. Pupunta yan sa ENT, ear, nose, and throat. Doctor, yun ho yung specialization sa may sipon eh. Pag may sakit naman sa mata, yung taxpayer, pupunta yan sa eye specialist. Kung ang sakit niya ay yung kanyang internal organ, eh di punta sa internalist yan o yung tinatawag na gastro. Diba? So yung mga doktor, may kanya-kanyang specialista. So, ang specialista, mas mahal ang bayad o babayaran mo sa specialista kaysa dun sa general practitioner na doktor. So, ganun din.
Kung ikaw ay isang CPA, kung anak ko nga ay CPA din eh, nung nag-apply ng trabaho, eh minimum wage yung ino-offer nung kumpanya eh. Hindi ko alam kung bakit ganun eh. So, marami naka-experience na ganun. Ako, CPA ako. Nung nag-apply ako ng trabaho, minimum wage. Nung nagsimula akong mag-retainer, 500 pesos isang buwan. Nagtyaga ako. Bakit? Hindi ko alam kung ano value ko eh. Pero kung ikaw ay isang tax specialista, ha? Kung ikaw ay isang tax specialista, makapagkokoman ka ng value mo. Ang problema, sir, wala nga kaming pera eh. Kaya nga sinasabi ko sa iyo eh, study now, pay ETM later. May mga kurso ako pang specialista. For example, LOA or Letter of Authority, tax specialista ka. So, tungkol lang sa Letter of Authority, yan ang specialista mo. At huwag ka mag-alala. Pagkatapos mong graduate sa akin, ako mismo magbebenta sa'yo. Ako yung mentor mo, ako para yung seller mo. Okay? Para mag-guide kita hanggang sa lumaki at yumamang ka. Mo, meron din ako specialista sa Subpoena Duces Tecum. Meron din akong specialista para sa run after tax evader at marami pang iba. So kung gusto mong maging tax specialista at wala kang pera, mag-apply ka ng study now, pay ETM later. Ang kulit mo nga eh. Ibig sabihin ng study now, mag-aaral ka ngayon. Pagkatapos, hindi mo ako babayaran ngayon. Pag nagkaroon ka na ng pera, tsaka mo ako babayaran. So ang gusto kong mangyari, magkaroon ka na ng pera ngayon. Paano ka magkakaroon? Ibebenta kita pagkatapos mong mag-aral. Para yung kikitain mo doon sa pagbebenta ko sa'yo, eh babayaran mo naman akong mabilis. Yun yung ibig kong sabihin. Oh, eh sir, meron bang ako ilalabas? Siyempre, meron naman. Kasi pag-usapan natin yung Uber, oh, di ba? Hindi ka naman pwedeng i-accredit ng Uber driver kung wala kang lisensya. Oh, anong kailangan mo? Eh di kukuha ka ng lisensya, mag-aaral ka sa isang driving school, kukuha ka ng lisensya, magbabayad ka. May konting gastos para ka makakuha ng lisensya. Ganun din po dito, konting gastos. Eh gusto kong magnegosyo ng Uber. O di, hindi ka naman pwedeng magnegosyo ng Uber kung wala kang Uber car o di mangungutang ka. Diba? Magda-down ka bago ka makautang ng kotse. Diba? 30%. Sa akin, wala kang down. Ang kailangan mo lang, tools. May bibiling kang tools na napakamura. Nagagamitin mo immediately sa negosyo mo. Eh, wala namang nagnegosyo. Karpintero nga, bago magnegosyo, bibili ng pako eh. Bibili ng martilyo eh. Kasi yun yung tools niya. Diba? Yung ang labandera eh. Diba? Bago siya maging labandera, kailangan niya ng tools eh. Maging presentable siya, malinis eh. Yung kanyang katawan eh, yung kanyang pananamit eh, paano niya lilinisin yung labada niya kung siya madumi? Diba? Yun yung mga klase ng tools. So ikaw CPA ka, o ikaw na bookkeeper ka, o ikaw na consultant o accountant, na wala ka ng pag-asa sa buhay, matanda ka na. Naku, walang age limit ho dito. Kailangan lang masipag kayo. Marunong kayong magbasa ng Ingles, umintindi ng Ingles, at magsulat ng Ingles. Kasi po, puro Ingles ho yung pag-aaralan natin. Ang taxation po, ang tax accounting, ang tax consulting, ang tax bookkeeping, puro Ingles. So, kailangan nyo ng Ingles. So, mag-avail ka na. Study now, pay ETM later. See you then.